Dito tayo ngayon sa fish area natin na sobrang gulo. Ayan yung mga kalat natin. Itong pond. Hindi pa natin nalilipat yung mga monster fish sa weekend pa. Tapos ito, inaayos natin yung drain system. Hinahanda natin yan para sa guppy. Ayan yung drain system niya. So, gumagana naman na yan. Nagli-leak test na lang kami. Itong isa, hindi pa nalagyan ng tubig kasi nagkamali ng sealant. Tapos ito yung sa beta. Itong sa beta, inayos na namin yan. Itong pump na to lang ang ginagamit namin. Tapos hinati-hati natin yan dyan. Sa 10, mahina lang. So ayan, tapos kada isa meron lang siyang ganun yung controller. Ayan, may controller lang siya. Tapos, ayan na yung 10. Andito yung mga beta na binili natin kay Sir Beta's Journey. So ayan pa rin sila. Healthy pa rin naman sila. Hindi pa rin sila nagbabago ng kondisyon. Ayan, malikot pa rin. Kung makikita nyo, ayan. 4 pairs bali ang nandyan. Tapos may libre ako isang female na binigay niya. Nakalimutan ko na dito kasi yung libreng female. Ayan yung setup ng beta. Kaninang tanghali, bumili ako ng lion shoe, goldfish. So ang ginawa ko, yung mga molly na nandito, nilagay ko dun sa tub na yon. Tapos dito ko nilagay yung mga goldfish. Ayan yung isa. Ayan o. Dito naman, ayan pa rin yung dalawang ryukin na tinesting natin kung mabubuhay natin o hindi. At saka nandyan din yung dalawang koi galing kay Sir Chi na magiging starter koi natin dito sa pond. Kapag, pasensya na, makalat ah. Diyan pa yung mga tangke. Ayun. At starter koi dito sa pond, pag nilipat na natin yung mga monster fish nito doon sa ating pond. Dito naman yung pagong. Si Turtle Luan dyan yan. Ayan, nagbabask na siya ngayon. Gabi na kasi matutulog na siya dyan. Itong setup ko dito, drain, tsaka overflow. So yun lang ginagawa dyan. Dinidrain lang namin, tapos lalagyan namin ng tubig, hose galing sa pond. Tapos pag puno na, mag-overflow lang siya, tapos papatayan. Yun lang. Yun lang yung setup dyan. Tapos yung kanyang basking area, tray lang yan. Ayan, tray lang. Tapos nakatali lang ng cable tie. Ayan, nakatali lang ng cable tie. Naka-clip. So yun na. Yan yung buong turtle enclosure. Nabili namin yan kasing laki lang siya ng 5 pesos. Okay, dito naman, yung ating setup ng para sa guppy. Na grooming ng guppy. Isang pump lang yan. Tapos dinidistribute niya na yung tubig sa lahat ng yan. Tapos nag-overflow. Bumabalik dun sa sump. Hindi ko pa ito nagagamit kasi may mga iba modify pa ako dyan. Pero, yan na yan eh. Hindi lang natin nagagamit. Ito, yung magiging enclosure ng ating hamster. So, may pinto lang siya dyan. So, ayan. Andun yung box turtle natin. Magabi na, hindi na makikita. Pero andun yung box turtle natin. Dito natin ilalagay yung hamster. Tapos, dito, yung cage ngayon ng iguana na ililipat natin yung mga ibon kasi bird cage yung lalagyan natin na iguana ngayon dyan sa kanta ilalagay. Teka, papakita ko sa inyo. So, ito naman si Alawi. Parang gutom na gutom ka. Doon na. Doon ka na agad. Ayan si Alawi. Ito yung cage niya. Yan yung ilalagay natin doon para sa mga ibon. Tapos, yung mga hamster na sinasabi ko. Tapos ito yung mga bin na ilalagay natin doon. Ayan yung mga hamster. Kasi, ang dami nilang anak. Ayan, tignan nyo. Ayan, oo. Anakan sila ng anakan dito rin. Ayan, oo. May baby pa. Ayan, oo. Cute sila eh, kaya lang. Sabi naman, dito naman natin siya ilipat sa cage na to. Yung mga wood niya, yung mga perch niya doon, dyan natin ilalagay yung mga tungtungan niya. Yung ilaw, ilalagay natin dyan. Lahat, tas ilalagay natin to doon sa enclosure na yon. So yan, hintayin nyo yan. Baka sa weekend, magka-time, magawa na rin namin yung video niya. Dito naman sa pandarium natin, maganda talaga siya paggabi. Ganyan na siyang kalinaw.
Hindi ko pa natetest yung tubig niya. Pero, ayan o. Ganyan siyang kalinaw, guys. So, Sabado, tetest natin yung tubig. Titignan natin kung naka-cycle na yan. Nandito na yung mga media niya na ilagay na dyan. Nailipat na. Papakita ko lahat sa inyo sa Sabado kung paano yung naging process para paglipat yan. Yun lang. Subscribe kayo para makita nyo to. Thank you guys for watching. See you in the next video.